Hello guys, ipaalano ko lang sa inyong lahat na itong picture na to sa kadiploma, you know, ay na-realize ko na pag matanda ka pala, well, mahalaga din na makatapos ka ng pag-aaral, hindi naman sa ganun na porque mamatay ka na, hindi tayo forever mag-live dito sa mundo, we're not, you know, live forever in this world. But while you're still in this world, magsikap ka din. Hindi naman sa ganun na, well, we don't know kung kailan tayo mamatay, kung bigyan ka tayo ng Panginoon ng habang buhay, di while you're still, you know, living in this world, na kaya talagang importante magdasal palagi, di ba? Para ano, ang God, ano, maawa sa atin, naawa naman ang Panginoon sa atin, tayo lang ang matigas ang ulo. So, kailangan tayong, ano tayo, kumbaga, sip-sip tayo sa Panginoon. Kailangan mag-sip-sip tayo sa Panginoon. Para ang Diyos ay mag-bless sa atin pag palagi tayong mag-pray sa Kanya. God will bless us. God is full of mercy and full of love. His love is unconditional love. So, that's why the Bible says, pray without ceasing. So, pag umabot ka ng ano, yung edad mo, 80, ay nako, malaking papasalamat mo dyan. Kasi ang God nagbigay pa siya ng ano, time for you to, you know, worship, to serve Him, and to enjoy your life in this world. So, well, nakakommit ka, na-achieve mo na yung gusto mo sa buhay, hanggang diploma lang yun, pero malaga din pag magamit mo, mayroon kang hanap buhay. Pero sa sitwasyon ko, nagamit ko yung kurso ko nung doon pa ako sa Pilipinas, nagpatayo ako ng optical shop. I have my own optical shop, I have my own land there, I have my own farm, I have everything. Pagdating ko dito sa Australia, talagang ubos lahat, wala akong kapera-pera. At nang nanganak ako, hindi ako nakahanap ng trabaho kasi no one can look after my children, my kids. So hanggang ngayon, nag-look after pa rin ako sa mga anak ko. Hatid kuha sa school. Ngayon, hindi ko na nagamit ang profession ko as optometrist because wala akong time to work because of kumbaga special child. Meron akong special child. Well, anuhin ko na lang yung picture ko, titingnan ko na lang yung bata pa ko that picture was taken on March 23, 1994. Graduation ko yan. Ngayon, ang diploma na lang ang natira sa kapicture ko nung bata pa ako. Well, maganda ding palagi mong tinitingnan. It's very nice to look at your picture when, you know, especially kung bata ka pa, nung bata ka pa noon. So, maalala mo yung mga kahapon na nakalipas, nakahapon. So, it's a very nice thing to, you know, look at your picture and all your achievement. But if, yes, you have to be thankful to God na achieve mo yung gusto mong na-achieve. At saka, pag matanda ka na, maalala mo lang na, oh, ito, na-achieve ko to. Pero, maisip mo din, naku, matanda na pala ako, hindi na ako bata. Lalo na makita mo yung picture mo na napaka-kinis ng balat mo, saka ang ganda-ganda mo. And then, after, for many years past na, nasa isip mo na, matanda na pala ako, no? So, what's the next? You know, pag matanda ka na, so, patungo ka nang mamatay. So, pag matanda ka na. So, life is very important, especially your soul. Kung mamatay ka, soul mo talaga ang, separate sa body mo. So, haharap ka na sa Panginoon.
At sisiguraduhin lang natin na saan tayo pupunta. Langit ba? Impyerno? Dalawa lang daan eh. Wala namang daan ang paputungan. Walang purgatory. It's in the Bible, there's no purgatory. It doesn't say there in the Bible na there is a purgatory. Wala talaga. Nabasa ko na buong Biblia, walang purgatory. Hell and heaven lang nakalagay doon. Hell is real. Heaven is real. So guys, isip-isipin natin, pag-isipan natin, kasi the Bible says, no one is righteous, no not one, not of your works of righteousness which we have done, but according His mercy, He saves us. Jesus Christ is the one who died on the cross. So guys, there is no saints, you cannot call saints or anyone in the graveyard or in the 12 apostles, you cannot call them because they're just only human beings. We are the same with Mary, the same with the 12 apostles, and all the prophets were all the same. There's no power, like, you know, we're just only depending from God, Jesus Christ. Jesus Christ is the God, the Almighty God, the powerful God. And only, you know, the mediator between God and man is Jesus Christ, because He's the one who died on the cross, not Mary, not all the 12 apostles, not the saints, no, nothing except Jesus Christ. So guys, huwag niyong kalimutan, especially if kung nasa panahon na between life and death, call Jesus Christ. Kung sino mang tumawag sa pangalan ni Jesus Christ, maluwas or masave. Sa panahon na nasa between life and death, tumawag siya, Lord Jesus, forgive me for what I have done in the past or even now, or what I've done now. Please forgive me, O God, please come into my heart. And I will offer my life to you, my soul to you, Lord. I surrender everything. I surrender my soul to you, Jesus Christ. Please save me. I don't want to go to hell. Please, Jesus, come into my heart. Please forgive me, God. Then God is, you know, merciful, full of mercy and full of love. His love is unconditional. So now, guys, isip-isipin natin. Kasi ako matanda na ako, guys. Iniisip ko na patungo din ako mamatay. Ang mama ko namatay na, tatay ko namatay na. So, at ang edad ko, taas na. Patungo na akong 60 years old. So, ngayon, nung bata pa ako, hindi ko naisip yun. Lalo na sa ganun na mukha ko, tapos ang gandang kinis-kinis ng balat ko, hindi ko maisip na mamatay pala ako. Naisip ko na, ako, 50 plus na ako. O, naku, hindi na, at saka anak ko, malaki na siya. Mag-80 ng anak ko. Noon, hindi. Nung bata pa ako, hindi ko naisip yun. Kaya, ngayon na guys, this is the right time for us to make a decision for our lives that we need to prepare before we die, because we don't know when, what time, what year, what month, what day. So this is the right time for us to make a decision for our lives, guys, that we need to surrender our soul to Jesus, surrender our lives to Jesus Christ. There is no other God, only Jesus Christ. No other died on the cross. No one died on the cross except Jesus Christ only. So guys, now isipin natin maigi. Kasi hell is real, heaven is real. And only one life, so soon it will pass. And only one chance for Christ to last. Bye-bye! Have a nice day. God bless you. And sa susunod na naman na video ko, magkita-kita tayo. Now, time to say goodbye to all of you, my Kareels, and also to all my subscribers in my YouTube channel. God bless and have a nice day. Bye-bye.